Marcel Ellis. Look at him fly. Naalala niyo pa ba ang dating PBA import na si Rosel Ellis? Ano na kaya ang pinagkakaabalahan niya ngayon? Kumusta na ba siya ngayon? Halika, maki-update tayo at alamin na din natin ang kwento ng isa sa mga minahal nating PBA import, si Rosel Ellis. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, ay paki-hit naman ang subscribe button, pati na din ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating videos at support na din sa channel natin. Salamat! Si Rosel Ellis ay ipinanganak noong February 19, 1975 sa Seattle, Washington. Nagpa-draft ito sa NBA noong 1997 pero walang kumuha sa kanya. Una namang tumapak ito sa PBA noong 2001 bilang import ng Pop Cola. Pero alam nyo ba na madaming NBA scouts ang nagka-interest dito kay Ellis noong naglaro ito sa Argentina noong 1997? Nataon pa kasi na kung kailan nandun yung mga scouts para panoorin saan siya at evaluate ng personal, ay iba ang nakita nila. Sa isang play ay may hindi na pagkasunduan si Rosel Ellis at ang referee na tinawagan siya ng dalawang sunod na technical fouls at ma-eject ito sa laro. Dito na nandilim ang mga mata ni Ellis at binigyan niya ng sleeper hold ang nasabing referee. Sandamakmak na coaches, players, referees at security personnels ang umawat kay Ellis para bitawan nito ang referee. Dahil dito ay binan siya ng liga ng isang buong taon. Pero hindi natatapos doon ang binalik sa kanya ng ginawa niyang yun. Dahil mula nung insidenteng iyon ay iniwasan at nilayuan na siya ng mga NBA scouts at tuluyan na nga naglaho ang NBA dream nito. Ngayon ay tinitignan na lang ni Rosel Ellis na isa ito sa pinakamalaki na pagkakamali na nagawa niya. Nagbalik PBA naman si Rosel Ellis noong 2002 para naman sa Coca-Cola Tigers. Nagsilbi din itong import ng Barangay Ginebra noong 2003 at 2004. Pero saka lang nakatikim ng kampiyonato sa PBA si Rosel Ellis nang maging import ito ng Alaska Aces noong 2007 Fiesta Conference. Pinamunuan niya ang Alaska na may kartadang 12-6 win-loss record para sa second place after ng elimination round. At sapat na ito para dumiretso ng semifinals ang Alaska. Tinalo naman ng Alaska ang San Miguel Beermen sa semis at nakaharap nga ang TNT sa finals na pinamumunuan naman ng prolific din na import na si James Salinger. Umabot ng Game 7 ang finals na iyon at nagwagi nga ang Alaska 99-96. Sa seryeng ito ay pinatunayan ni Ellis na karapat dapat itong tanghalin na best import nang mag-average ito ng 25 points, 14 rebounds at 6 assists sa loob ng matinding 7 laro noong finals na iyon. Ngunit ang kampyonatong ito ay nabahira ng kontrobersiya dahil tatlo nga sa mga key players ng TNT, sila Jimmy Alapag, Renren Retualo at Asi Taulava ay hindi nakalaro dahil nga nagsilbi ito sa national team ng Pilipinas. Kinukonsider nga ng iba na forgotten championship ito ng Alaska. Pero ganun talaga eh, muntik din naman manalo ang TNT nung mga time na yon kung naipasok lang siguro ni Don Bell Belano yung 3-point shot niya na yon. 2009 Fiesta Conference ay nag-second tour of duty naman si Rosel Ellis para pa rin sa Alaska. Ang Alaska that time ay may simula na 0-3 win-loss card sa pamumuno ni Galen Yang. Kaya nagdesisyon na ang Alaska na palitan ito pagkatapos makakuha ng 3 sunod na talo at pumasok na si Rosel Ellis. This time ay hindi na nabuhat pa ni Rosel Ellis ang Alaska at di na nga nakapasok ng playoffs ang Aces. Yun na din ang huling tapak sa PBA ng isang Rosel Ellis.
Sa edad nga na 42 years old ay naging police officer si Rosel Ellis sa kanyang hometown sa Seattle Police Department. Sinabi nga ni Ellis na ang mga experiences nito sa hard court, lalo na yung mga kontrobersyal, ay nakatulong para maging isang mas mabuting police ito. May payo naman siya para sa ating lahat na tingin ko ay sobrang makakatulong din para sa atin. You can't let someone get on your nerves. You should be in control of your nerves. In short, relax at cool lang daw dapat tayo sa lahat ng pagkakataon. Lubos nga na nagpapasalamat si Ellie sa araw-araw na isinusuot nito ang kanyang bagong uniforme at magsilbi hindi na sa kupunan, kundi sa kanyang komunidad. Grabe no? From basketball player to police officer. Sa bagay. Bagay naman sa kanya eh. Ayun nga ang kwento at update ng isang basketball player turned police officer. Kayo mga kadribol, ano ang PBA moments na naaalala nyo sa kanya nung naging import pa siya ng PBA? Comment below naman para may pag-usapan tayo. Shoutout nga pala sa ating mga solid na subscribers. Salamat sa suporta. Salamat sa panonood mga kadribol. Ito nga ang Basketball Ace. Hanggang sa susunod nating mga videos. Salamat!